guys, magandang tanghali sa inyo. So, dahil tanghali na naman, magluluto tayo ngayon ng tanghalian. Kasi dito sa bahay, hindi uso yung almusal. So, anong oras na? Alas 11:30 na. 11:35. So, naisip ko wala akong ginagawa. Wala pa yung mga kasama ko na galing sa Sabungan. Eto ngayon. Magluluto tayo ng ulam. Naka, hindi ko alam mo anong version ko kahit anong mga klaseng ano to. Kasi pumunta ko ng palengke, no? Ang malengke ako. So, ang meron tayo dito, leg ng manok. Ayan. Leg ng manok. Ang mahal ng manok ngayon, mga kaibigan, mga ka-helper. Alam, 200 ng kilo. Punta kayo ngayon. Sobra naman, para ng karne ah. So, 200 ang kilo dito sa Maynila. Ewan ko, dito lang, baka siguro, dito lang sa amin. Ewan, kaya ang binili ko, leg na lang leg. So, leg. Meron din tayo sayote. Yan, sayote. Yan. Tapos, tingnan nyo mga kaya ka-helper ang halaga ng 10 pisong pechay dito sa atin. Yan, 10 piso po to, pechay. Pechay. Tataka kayo kung bakit may pechay at saka may sayote. Mamaya sabi ko sa inyo. So, bumili tayo ng 3 pirasong, 3 tali na ganito kasi yung bunso ko mahilig sa gulay, no? Mahilig sa gulay. Kaya pag isang tali lang ang kukunin mo, ito, 10 piso na to. Yan. Pechay. Pag isang tali lang, di magkasya sa amin. Nagagawa na kami sa gulay, lalo na yung bunso ko mahilig sa gulay. Yan. So, 3 tali. Meron din tayo tanglad. Itong tanglad na to, kinuha ko sa taniman ko. Hindi ko to binili. Marami akong tanim na tanglad ngayon. Yan. Tanim namin ng wife ko yun. Meron tayong luya. Wang. Sibuyas na napakamahal ang sibuyas ngayon. Grabe. Ayan. So, gagawin natin. Una, inisin natin yung manok. Magluluto tayo ng tinolang leeg ng manok. Ito yung mga version lang ng mga Ilocano. Ilocano version. Simpleng loto. Hindi ka lang pinapatag. Kasi kung madalas ang tinola kasi, buo, di ba? Kasi sa Maynila, ano yung tipo ng ulam. So, bumili tayo ng kulang-kulang halagang 200 na leeg ng manok. Which will always similar to okay, kung ako ang tapa ng ngayon. Yun guys. Bali, ang ginagawa natin dito. Yung mga pagbibideo natin na to. Ito yung routine ng buhay ko. Anong ginagawa ko sa araw-araw sa buhay ko. Kasama ang pamilya ko. Yan. Kaya kung ano yung nangyayari, so nahugasan na natin yung manok, leg ng manok. So mayroon ako eto, may DIY ako na ginawang kutsilyo. Ganda guys, pure stainless sya. Yan, ginawa ko lang guys. Binigay sa akin to spatula to na malaki. Pero nung nakita ko maganda yung pagka stainless niya, makapal. Ginawa ko na lang na kutsilyo. Oh, ayan. DIY. Ako gumawa kutsilyo. Ayan. So, bawang. Ayan. Sa mga Ilocano may pamahi. Ang bawang daw pag nagluluto ka, bawal balatan. Bawal balatan ang bawang. Hugasan mo pwede. Pero tanggalan mo man ng konti yung sa puwet matigas. Ayan. Sa mga Ilocano, maraming pamahiin. Kaya sumunod na lang tayo sa mga matatanda ko ng mga sinasabi. Tulad ng bawang, bawal daw balatan. Tanggalin mo lang yung mga portion na medyo marumi, matigas na. Ayan. Hindi natin masyadong balatan. Kasi bawal balatan ang bawang. Sa mga Ilocano paniniwala lang. Pero hindi naman lahat ng Ilocano naniniwala.
So yun ang sabi ng lola ko. Darkest color. Sabi niya. Bigyan na lang natin ng bawa. Mas masarap pag dinidikdik ang bawang kasi unang-una kumakatas, lumalabas yung aroma. Oh my god. Ayan. Itong pinag-anong ko guys, itong lamesa ko, nara to guys, nara. Ang daming nagkakabusto to sa lamesa ko pero hindi ko bibigay. Ayan, bawang. May sibuyas din tayo. Sibuyas, konti. Kasi alam nyo guys, pag nagluluto ako ng kahit na anong ulam, ang sibuyas, hindi ko gaano ginagamit. Sa tino, ginagamit ko lang ang sibuyas sa ibang pagluluto, pero tulad ng tinola, madaling mapanis ang ulam. At pangalawa, yung pangsigang lang siya. Pangsigang, pangpaksiw yan, pangkinilaw, ayan, pwede. Pwede siya. I-DIY itong kutsilyo natin, oh, double blade to. Ginawa ko double blade kasi maganda eh. Double blade to, kabila ng talim. Baliktaran. Sige na ito, sarang. Tapos, luya. Luya. Para sa tinola. Oh my god, sabi na eh. Alam nyo guys, ang luya hindi binabalatan. Kuskusan mo lang ng kunti tapos sugasan mo. Kasi itong balat nito may kasama rin itong ano na maganda para sa katawan natin. Kasi ako minsan healthy, hindi minsan healthy conscious din ako. Nanonood din ako ng mga iba-iba tips. Kaya, sinasabi ko. Ang luya, hihiwain mo tapos bibigyan mo ng konti para lumabas yung katas. Para masarap. Hindi yung hihiwain mo siya. Tapos, ganun na lang, idikisa mo siya. Hindi ma, ano yun, hindi lumalabas ang katas niya. Ayan. So, ayan. Ayan, guys. Itong gasol namin, ano, sira na yata. Dilaw na yung apoy. Dilaw na yung apoy guys, oh. Sira na to. Palitan na lang ang bago. Ayan. Magluluto tayo ng tinolang manok. Leeg lang. Magka-magkita. Yung ibang napapanood natin, yung paggigisa ng Ricardo, ako baliktad. Oops, malakas yung apoy. Pag stainless kasi ang kaserola mo talaga, madaling uminit eh. Unang ilagay ko muna is yung luya. Kasi alam niyo bakit? Yung bawang kasi madaling masunog. Medyo nagbago na yung aura ng luya, ipunin natin yung sibuyas. Sibuyas naman. Lagyan na natin yung leeg ng manok. Ang pagluluto ng tinola, pinakamabilis na lutuing ulam sa lahat. Diba?
Hindi natin kalimutan ang mga pampasarap natin, pampalasa talaga yung luto. Ito totoo to. Ang bibitsin ako talaga. Ay, itong lemongrass. Tanim ko lang ito guys, pag binili mo ito sa palengke. Mahal din eh. Ay, natin linalagyan ng lemongrass para matangkal lansa. Tapos itong lemongrass, mayroon din magandang healthy benefits to sa katawan. Antioxidant to, masarap. Yung iba kasi nilalaga to, iniinom. So pag ako nagluluto ito sa bahay, eh marami na akong kaming tanglad. Nagawa ko, sinigang, yan, mga ano, basta may sabaw. Nalagyan ko ng tanglad. Ang gabo, uli natin para hindi magkalas pag nailagay sa ilog ng kaserol. Meron tayong sayote. Binili natin sa palengke, 10 piso. Sayote lang. Pero alam nyo sa Baguio, pinupulot lang ang sayote doon. Humingi ka lang sa kapitbahay mo, pwede. Kasi nakatira ako dati sa Baguio. Felix mine. Eh kasi hindi naman ano masyado. Dito sa bahay, hindi gaano pinapasin ang sayote. Depende sa pagluto na sayo. Yan guys, subasan na natin. Pwede natin isabay sa manok. Sa ano, para mabilis maluto. Na muna natin lagyan ng tubig kasi yung sayote kasi kakatas ko yan. Mamaya natin lagyan ng tubig. Yan, takpan ulit natin. Harap ang gulay kaya tatlong piraso, tatlong tali yung kinuha ko. Ang paghuhugas ko ng ano, sabi nila, pwede mo siyang ibabad sa tubig na may asin. Pero minsan, hindi na. Basta paghugas mo. Tulad nito sa pecha, paghuhugas. Isa-isahin mo yan. Hanggang sa puno kasi dito minsan may lupa to. Tapos flowing water lang. Buklatin mo siya. Para sa tinola natin. Ang tinola naman ang mga
repolyo, pwede rin yun. Ano pa? Bagyo pechay, yan. Pechay, pwede rin yan. Malunggay. Parang si tinola guys. Karamihan na ginagamit yan. Kung walang papaya, sayote. Mas masarap pag papaya kasi malasa siya. So, sa akin, minsan, nakakaano naman. Pero, kumakadalas na ano nito talaga is malunggay. Pero minsan kasi yung malunggay, kung makabili ka ng ano, yung matanda na, parang may lasa yung malunggay na hindi maganda. So, parang may madalas kami. Kung nagulo kami ng tinola, may polyo, pechay, bagyo pechay, ang sinasarap namin sa nagulay, sa tinola. Ayan, bali tatlong tali to, marami-rami na rin to. Guys. Kaya pag ako nagluluto, dinadamihan ko yung gulay kasi yung bunso ko mahilig sa gulay. Nagagawa pa natin yung gulay minsan. Gulay lang sarap-sarap sa tinola, okay na sa ulo. Guys. Kung maglilinis pa ng gulay, mas maganda yung tip na pag tumutulo siya. Patuwa sa dito. Kasi nalilinis ang pera maayos yung gulay. Kasi minsan sa palengke kasi, yung binabasa nila yung gulay, yung tubig na nagagamit, halo-halo na yung ginamit na panghugas na yun. Kasi dati nagsindari ako sa palengke, nag-aroon ako dati ng pwesto, kaya ang hirap ng buhay na natitin sa palengke. Kaya ganun lang kamahal ang palengke. Kapag may gigising ka ng alas 3, pupunta ka sa bagsakan ng gulay. Hindi ka man talaga makabili ng gulay. Ikot-ikot-ikot ka pa niyan. May oras yan guys. Pagpasok ng alas 4, kailangan nakabalik ka na sa pwesto mo para sa pagpasok ng alas 5. Yung iba, mas maaga sa alas 5 kasi may mga tao sa maaga na mamalengke. Kaya ang hirap ng buhay din ng ano, matindera sa palengke. Hindi nyo ano yun kasi naranasan ko yung natindera sa palengke. Ano ko yung hirap niyan. Mamamalengke ka sa madaling araw. Minsan sa hapon, sa tanghali, magsasara kayo ng tanghali. Yan. Yes. So maraming buhay natin, guys. So guys, hanggang dito na lang at mamaya tulipalo natin yung ano natin. Ayan. Gawin natin yung pechay. Tinola pero pechay ang gulay. So it, kasi ito ang personada ko eh. Ano naman yung laging malunggay. Ito at least may mga ano ka dito. Yung guys, so puno. Nagayang ko. Uy, maglag. Ayan. Gawin natin yung malunggay pechay. Ayan. Haluin natin ng konti. Ayan. So ito kanina, tinitlaw na ito. Nalagyan ko na rin ng asin. Pampalasa, mga seasoning. Ayan. So, yung gulay natin, lutuin natin ng mga ano. Sarili yung sana natin tanim. Okay lang. Yung hindi natin sarili yung tanim. Kaya pakulay natin itong pechay. Kaya hindi siya ma-overcook ba. Tignan natin kung ang lasa ng minuto natin tinulang leg. Ayan. May cubes dito guys ha. May cubes. Hindi sumuulan sa labas. Kaya ang sarap magkikip ng sarong ngayon. Ayan. Ayun. Oh, sarap guys. Okay. Oh. Pasado na naman ito sa bunso ko guys. Yung bunso ko, ang hindi yung magiging sarong. Hindi naman parang tubig ang sarong, lalo pag tinulaan, masarap yung pagkikita. Banatan time na to. Ayan guys. Ito na yung tinula natin. Oh, grabe. Mausok-usok pa guys. Ayan. Tingnan nyo guys yung linuto ko. Ayan. Ito siya. May sayote, mayroong pechay, tanglad, ayan. Simpleng luto lang po yan guys. Hindi naman tayo pang commercial na luto, no. Simple pang ulam yan sa bahay, araw-araw, pang araw-araw. Okay na rin to. Kuha tayo ng, kakain na tayo kasi, alam nyo, gutom na ako, alas 12 na. Okay.
Kain tayo. Sabayan nyo kami sa pagkain. Simple buhay. Helper. Para tayong mga linggo ngayon. Hindi natin kaya alam kung kailan nyo tayo. Sarap ng sabaw. Malamig pa naman ang panahon, guys. Kain tayo. Hindi na kayo. So, madali lang ang pagluluto ng tinola, no? Pero tayo, may iba-ibang version tayo sa pagluto ng tinola, tulad namin. Ano yung naging kaugalian lang namin ng pagluto ng tinola? Kasi yung ibang tinola, may mga tinolang Tagalog. Hindi naman tayo, ano, no? Kaso Tagalog na rin tayo. Sarap, babe. So, ang tinola natin, petsay ang sahog. Pwede rin itong repolyo. Mas masarap kung repolyo, di kaya bagyo petsay. Yun. May paminta rin mga rekado natin tilagay. Mention ko sa inyo. Luya, bawang, sibuyas, paminta, chicken cubes. O di kaya no cubes. Yun yun. Puting seasoning. Yun. Pag ganito ang ulam namin, guys, hindi nagpapatalo yung bunso ko sa akin sa pagdibot ng sabaw. Oh, sarap talaga. Sabi. Tinola, pag sa palengke ka bibili, meron din yung tinatawag nila na yung ano lang, yung mga buto-buto ng manok. Yung pinagtanggalan ng laman na ginawa ang tusino, meron din yan sa palengke. Kung sabaw lang yung habol mo, sabaw ka, sinabawan. Alam mo, pag ganitong mga taglamig, ito na nangyayari sa buhay ko. O ano yung routine namin dito sa bahay. Ito na ang bagong taon natin sa lalagay yung mga pagkain natin sa road ride. Kanina gusto ko sana magluto ng pinapaitang baka, no? Kaso nga lang, sinitignan ko kanina, wala nang baka. Pinapaitan kasi dito sa syudad, iba na eh. Madalang ang kambing. Karamihan baka na ginagawa ng pinapaitan. Tapos abdo na lang ipapait. So, paano ka lang sa akin, nakikita mo yun. Paano pagluto ng mga yukano sa pinapaitan. Simple lang, simpleng luto, madaling lutuin, madaling ihanda. Hindi mo na kailangan mag-isip at hindi mo na maghirap sa pagluluto. Masarap kumain yung maganito may sabaw. Tapos punuin mo yung plato mo ng puro sabaw. Tapos yung kanin mo bahaw. Naku po, ang sarap. Tamang-tama yung ano ng init ng sabaw sa kanin. Ano guys, ito ginagawa ko talaga to eh. Ganito oh, maraming sabaw, ganito.
Serap. Buah apa? Buah kan tiga. Ah, serap. Madalas pag ganito ko ulam, masabok sa bawah. Namiss ko guys yung tinula natin. Sarap guys ng sabaw. Sabaw tayo. Pampalakas to guys. Kung pagod na pagod ka, tapos uwi ka ng bahay nyo, sa mga klase ng trabaho natin, tapos ganito ulam. Kung naku po, bawing-bawi ka na sa pagod guys. Ayun. Ayan, ang sarap. Oh, itong lamesa na to, nara po to, nara. Lapat siya. Nasa ano siguro pa. 1 by 12 siguro to. Ang lapat. Ay, hindi lang. Mga 16. 16 yung lapat niya. Yung kapal niya, 1. So yan guys, okay, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyo. Naway di ka, naway na ano kayo sa ginawa ko ngayong araw. Ang recipe natin na ginawa is tinulang leeg ng manok. Ayan. Maraming salamat sa panonood at sana'y huwag kalimutang pinutin ng mag-like, subscribe, and pinutin na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video. Pag-support na lang po yung channel ko kasi medyo bago-bago pa tayong YouTuber. Sana po, supportahan natin. Tulungan nyo po ako konti. So, wala na akong ibang maisip. Sa ngayong panahon ng pandemic, alam, ilang taon na lang, dalawang taon na lang, magkukolehyo na yung dalawa ko, anak. Panganay ko sa kanyang pangalawa. So, ang tataas pa naman ng pangarap sa buhay. Sana itong YouTube na to makatulong sa akin para makamit ng mga anak ko yung kanilang na pangarap sa buhay. Maraming salamat sa inyo guys. Sana ay suportahan nyo po. Thank you. Ako nga pala si Christopher. God just call me Chris. Chris Dasho madalas. Yeah. Bye. Maraming salamat guys. Kaya tayo.